PBB kampanye na. Vaccination. Sana. Sana magbago ang isip ng tao. For them, for everybody. Ang dami nyo na, vaccination. Ang hapon na makikin nyo, kayo willing tayo magpabakunan. Sino ba? Kasi yung munang dami. Well, as I have been saying, since December, when we launched our roadmap to vaccination, Manila's roadmap to vaccination, sinasabi ko sa aking mga kababayan sa Luzon, at kung sino man yung dadako sa Luzon, na anumang bakuna, brand, in terms of brand, or country of origin, ang dumating sa Pilipinas, as long as ito'y tumutugon doon sa executive order ni Pangulong Duterte, yung executive order 121, na kailangan ang mga bakunang ituturo sa ating mga kababayan o sa ating mga sarili, ay kailangan magkamit ng EUA. As far as the country is concerned, before yesterday, we have already Pfizer and AstraZeneca got the EUA. But yesterday, with the pronouncement of FDA, Sinovac also got the EUA. Now, having said that, whether it is Pfizer, AstraZeneca, or Sinovac, ituturo ko sa sarili ko at kung sino ang may gusto. So, ibig sabihin, sa Manila, pwede ka juicy. Pwede ka ganun brand o kung kailan ka gusto mo. But, if you're going to ask the national government and the local government, if you're going to ask me, ano po dapat namin gawin ngayon? Ang ipapayo ko lagi, kung ano yung unang dumating, tanggapin natin. Yun ang aking payo. So, nagkunyari, ka o sino ba? Kung darating yung sino ba sa isang araw at magiging available to para sa paligtasan ng ating mga kababayan, para naman magbawasan ko yung pangamba mo, hati tayo ng pangamba. O, di ba papaturo ko muna ako bago ko ito ko sa'yo? O, para pagbulan ng bibig ko. Okay. I mean, metaphorically speaking, no? Para lang, kasi importante, ito kasi ang paniwala ko. We must continue to believe in the system. So sometimes, if not most, sometimes the system doesn't work. There is shortcomings in the system. But we must continue to believe that the system will work. In this case, it is in place. That there are specialists, doctors, and scientists who certify that these products, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, are safe for vaccination. So, now, kaysa naman, araw-araw, 100% ang exposed. Ang kagandahan ng bakuna, ayon sa pag-aaral ng mga dalubasa, ang bakuna ay hindi katiyakan na hindi ka na may infeksyon. Hindi totoo yun. Ibig lang sabihin ng bakuna, ito ay karagdagang proteksyon ng tao para hindi siya mapunta sa severe situation. Kaya yun ang kampanya ng IATF, ng DOH, at saka ng syudad. So in line with the national government's effort, in our own little way, the local government of Manila continues to operate within the guidelines, within the system, and in synchrony. So that is material in fight against the pandemic. So yun ang aking. Pero mayroon sabi po ni FDA, hindi niya nare-recommend to para sa mga, yung Sinovac, para sa mga front, sa mga medical frontliners. So paano kung gagawin natin dun sa prioritization natin? Okay. If there is regulation, like for example, as with regard to your question, kung hindi siya nare-recommend sa mga health workers that deals directly, ito yung, I think the premise is, hindi siya nire-recommenda sa mga medical frontliners that deals directly with COVID-19 infected patients. Mas mataas yung exposure nila. Correct. Then, those who are non-COVID related frontline, medical frontliners can avail. Okay. Now,
ano ngayon na susunod natin list of priorities o kung wala sa medical front lines na may gusto, which we will respect as a matter of policy. Then, I will offer it to the general public, particularly to the economic drivers. Simply because, ang dalawang kinakaharap ng bansa ngayon, if I may borrow the statement of the president, ano sabi ng Pangulo? Pangulo na mismo nagsabi, nagkakaroon na tayo ng problema sa ekonomiya. So now we must handle and balance things, buhay at kabuhayan. No? So, ano ang pinakamabisa para mapaandar natin yung ekonomiya at mabuksan ang negosyo is to give peace of mind sa consumer. So, paano naman natin ma-achieve yung peace of mind and consumer confidence? Kailangan yung mga nagsiservidora o nagsiserve o nagsiservice, delivering their services, ay bakunado. O, ano-ano yung mga yan? Halimbawa, jeepney driver, tricycle driver, mga sa planta o sa tindahan na sa restaurants, they can avail. Again and again, while we will prioritize economic drivers, no, ano pa rin, voluntary. No? Ibig sabihin, hinihikayat pa rin kita. No? Kasi, ako feeling ko na, mas mabisa sa isang tao na magpanatag ng katayuan o kaisipan niya na siya ay bakunado at protektado. So, he can be more efficient in this field of undertaking. Sa kabilang banda, yung consumer, babalik na ulit sa tindahan, sa restaurant. Bakit? Bakunado na itong mga nagsiserve sa amin. Eh sila yung may maraming interaction. Market vendors. Tama? So, makikita mo, para ma-achieve natin both, no, yung balance, is to really tama yung question mo. Ano yung susunod na prioritize? Ako, yung economic driver. Na, may sobra pa rin. Halimbawa lang, let's just move forward. Ay pinalad na ang ating pamahalaan na makakuha ng maraming bakuna. May sobra pa rin. Then we will go further because Manila has about 90,000 already pre-registered under Manila COVID-19vaccine.com. So, kung meron na kami 90,000, meron na kami 90,000 na tatanungin. Ano pong gusto ninyo? Pfizer? O gusto nyo po ba? AstraZeneca? Gusto nyo sino ba? O ngayon, ito po, dumating sino ba? O ito po, in-offer namin. Ayaw mo. Pwede kang maghintay. Pero you are at risk. I will keep on reminding you that you are always at risk without the vaccine. In fact, even with the vaccine, you're still at risk getting infected. But you are more, there's more strength in your body to protect you, not to be part of the severe numbers in terms of infection. But yung wala kang bakuna ay talagang malalagay ka sa alanganin. At alam mo, data will show a person who are in a severe situation, medyo nakalulungkot isipin, bihira ang nakakaligtas. That is a fact. 50-50 ang chance mo. So 50% na mabuhay ka o 50% na magigabo ka. Now, if the vaccine, sino ba? Pfizer, Moderna, who are now certified by the country as safe, ay makapagbibigay ng proteksyon, 50%, 72%, or 94%, I will grab the opportunity. And I want you to do the same for your own good. Now, bakit mahalaga na bakunahan ka? Nagtatrabaho ka, di ba? We cannot afford a person na nagtatrabaho na mawala ng kita sa loob ng 14 na araw. Umaasa sa iyong pamilya mo. At marami na nawala ng trabaho. May taggutom na. Kaya nasa Maynila, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Come December, di ba, binago namin yung budget namin for 2021. We adapted to the survey. Yung survey ng SWS na mayroong involuntary hunger noong September or October pa rin. We adapted for 2021. So this is now what we call COVID-19 vaccine, COVID-19 FSP or food security program. Na dinideliver na ngayon about 700,000 families in the city. Mahirap, middle class, mayaman will receive because gusto nga namin makatulong na maibsan man lamang yung solidarity ng tao.
At the same time, hindi naman ang goal ng national government. So, talagang komplikado. But, tingin ko naman na mamanage na awa ng Diyos. Mayor, yung pong, hindi ko lang alam kung meron kayong number nung kung sakali na dumating si Sinovac. Meron ba kayong number kung more or less ilan yung naka-allot for Manila? Well, based on report. Ito muna, based on report muna, sabi may inaasahang 600,000 na darating na Sinovac. At yung 100,000 yata sa uniform personnel at yung 500,000 to the general public. No? Eh, hindi pa namin alam kung ilan ang may bibigay sa Manila. The question is, are we ready? Well, DOH data said 89% kami ready based on their assessment. Nakuha ko lang yung assessment. Ang Manila ang number one na readiness sa readiness. Nakuha ko lang yung data kanina. So, we are ready to deploy. Talagang, kaya nga may joke dito sa Manila. Nakakatawa nga yung mga joke dito kasi ang dami yung mga tarpaulin. Kumahan ng tarpaulin, hindi vaccine. Pero, we're ready. Sort of saying. May awa ang Diyos. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemya nito.